Yon, what's up mga ka-noise? Welcome to Nova Online Youth Service! Make some noise! Yes, come on! Woo! Come on yan, welcome sa ating noise! Yan, shout out sa mga naka-tune in ngayong oras na to, ngayong hapon na to. Hello sa inyong lahat. By the way, magpapakilala muna kami. No? By the way, I'm Kuya Cesar, ang Kim So-yun ng UCC. Yes, at ako naman ay si Mariah aka Kim Bokju at nire-represent ko ngayon ang St. Clair. Hello sa mga taga St. Clair. Good afternoon sa inyong lahat. Ayan, shout out sa mga taga UCC dyan at mga taga St. Clair. At syempre, no, alam ko namang hindi kayo magpapahuli sa ating mga pa-shout out. Kaya naman, i-mention nyo na sa comment section natin kung anong campus ang gusto mong i-shout out. Yan, kahit anong campus yan, i-mention mo lang sa baba at i-shout out namin yan. Yan. Syempre, no, habang inaantay natin ang kanilang mga comments, ang kanilang mga pa-shout out, sina-shout out ko yung mga kaibigan at tropa ko dyan sa UCC. Yan sila, Jumel, Alec, Hill. Yan, hello sa inyong lahat. Yan. Siyempre, hindi magpapahuli yung victory group namin, no? Hello, Nerlane, LJ, Denise. Sana nanonood kayo ngayon. Shout out sa inyo. And, of course, sa ating mga attendees ngayon, yung mga nanonood sa atin ngayon, we encourage you to become connected. So, ayun, victory group, no? So, ililink namin dyan yung connect link para maging connected kayo sa amin. Ayan, makikita nyo rin sa ating ano caption or sa description box sa post na to yung link ng connect link para if you want to be part also ng community ng Victory Group. Ayan, nag-shoutout na sila kanina si Iron. Nakita ko, shoutout daw sa NEU. Ayan, shoutout sa mga taga NEU dyan. Ayan, sabi ni Jansen Morgado, let's G. Ayun, Maligayan. Nakita ko rin si Kuya Ian, shoutout niya rin yung Maligayans. Hello sa mga Maligayans. Good afternoon sa inyo. Yan, sino ba? Marami pang nagme-mention ng kanilang mga classmates and friends. Yan, ipatuloy nyo lang i-mention at i-shout out ang inyong mga kaibigan, classmates, kapatid, kapamilya at mga kapuso, no? At syempre, yan, connect ka na. Kung hindi ka pa part ng Victory Group, yan, ipunta ka lang yan sa link na yan and we want to be part din ng community mo. At syempre, hindi lang syempre kami nandito, no, para sa mga, ano na, mga Victory Group members na. And also, we want to welcome everyone of you, lalong-lalo na kung first time mo dito mag-tune in sa ating noise. Welcome na welcome sa'yo. Kaya naman, yes, kung first timer ka dito, mag-comment ka sa baba ng yes, hashtag newbie. Hashtag newbie. Comment kayo dyan para ma-shoutout din namin kayo. Ayan, marami pang yes, nagpapa-shoutout ng schools. May nakita ako kanina, LLIS, sabi ni Isabella Genino. Saan kaya yung LLIS, kuya? Yan. Malapit kuya yan sa ano, SNR, mga Luxinians. Yan. Shout out sa mga Luxinians natin dyan. Yan. Kay Ma'am Zarina, yan. Shout out sa'yo. From Luxinian. Ayan. So, shout out sa mga students natin. Of course, hindi natin malilimutan. Alam nyo ba, guys, na meron tayong upcoming na event dito sa ENC Nova. Yun ay yung Victory Weekend. Ayan. So, ayan siya, no? Victory Weekend sa mga may mga win na 1-to-1 and tapos na mag 1-to-1. Pa-register nyo na sila sa link na yan. And yun, in-encourage namin kayo na maging updated kayo palagi sa mga events natin, no? Yes, yan. If you are done sa 1-to-1, register na dito sa link na makikita nyo sa baba at nasa description box din natin yan, nasa caption natin yan. And we ano ba yung Victory Weekend? Yung Victory Weekend will help you to really grow sa inyong relationship kay Lord. So, mangyayari ito sa July 3 and 4 in 9 a.m. to 12 p.m. at mangyayari siya ulit ng July 10 and 11 ng 9 a.m. to 12 p.m. din. So, dalawang weekends siya mangyayari. Dalawang weekends morning siya mangyayari. So, if you are done sa ating 1-to-1, sa 7 chapters ng 1-to-1, we want to, ano, wala nung panghinihintay nyo, no? Register na dito sa ating
link sa baba na makikita nyo yan. Because we want you to grow sa relationship mo kay Lord. Yeah. Ayan, so, syempre hindi lang yan, no? Meron din ta, if may mga prayer request ka, syempre we want to pray sa lahat ng prayer request mo. Kung may mga concerns ka, ano mong gusto mo ipag-pray, isend mo na rin yan sa amin. Kaya naman puntahan mo na rin yung link na to na makikita nyo sa baba na nasa description box din natin. Yan, pag-pray ka namin, pag-pray namin lahat ng prayer request mo. Ayan, alright, syempre, ayun, no? Alright! Ayun, nakikita ko, Kuya Sir, ang dami pang ibang nagpapa-shoutout. And importante talaga na connected tayo sa mga pumupunta sa noise natin. So, because of this, meron kaming fast talk ngayon. Meron kaming fast talk today. For our first question, no, Kuya Sir, ano yung unang app na pinupuntahan mo pagkahawak mo ng phone sa umaga? Yun, ikaw ba, Kuya Sir? Sagutin natin yan sa ating comment section. Sean, kung anong application ang pinupuntahan natin pagising sa umaga. Sa akin, ang una kong tinitignan na application ay Messenger. Inaalam ko kung sino yung mga nag-message, ano yung mga gusto mong sabihin nila. Messenger, ikaw ba, Mariah? And so, yung mga busy persons, no, ako minsan ino-open ko Google Classroom talaga kasi baka may announcement yung prof, biglang-biglang magpapaschedule ng classes. So, yun, tinicheck ko talaga if meron. Ayun, ang dami ng ibang nagko-comment. The Bible, sabi ni Mary Grace Moral. Mary Grace Moral, grabe ah, The Bible ang kanyang binubuksan. Si Daniel Alvarez, TikTok daw. Ayan, ang ating mga TikTokers na mga kanoys. Ako rin minsan, TikTok, ganun, hindi mapigilan. Yun, sabi din ni Johnsel, Google Classroom tayo. So, yun, mga busy students, no? Shoutout din pala sa mga pa-finance pa lang o kaya sa mga magsisimula pa lang ng second sem. Yung iba, sobrang messed up na yung calendar. So, yun, kapit lang tayo. Kaya nating ipasa yung finals week natin. Yes, kayang-kaya nyo yan. Galingan nyo sa mga nagwa-finals. Yan, sabi naman ni Genrev Garcia II, alarm clock, syempre, no? Papatayin yung alarm clock. Tama nga naman. Sabi ni Kuya Alec i-tablet sa Xiaomi, shout out sa mga manga reader. Hindi ako familiar sa Xiaomi, no, pero sure ako may iba pa dito na familiar doon. So, comment ka lang kung familiar ka sa Xiaomi, no. Yan, sabi naman ni Sophia Archimedes, Facebook Live. Yan, Facebook Live talaga mga ano to, tipid sa data. Yan, gusto mo magtipid sa data, may mga light tayo, Messenger light. Yun. So, Kuya Cesar, move on tayo sa second question natin. Ano nga ba yun? Yan. Dahil gusto natin mag-move on sa next question, ang question ko ay naka-move on ka na ba? Ayan. Naka-move on ka na ba, Mariah? Ikaw muna. Sige, ako muna, no? Siyempre, answerable by yes or no naman. Ito, wala namang explanation, no? Naka-move on na ba ako? Oo naman. Yes, naka-move on na ako. Kala mo talaga meron eh, no? Yes. Yan, ikaw Mariah, naka-move on ka na ba? Naka-move on na kami sa finals week. So, ayun, naka-move on na kami. Kayo ba? Comment below kung naka-move on na kayo at bakit. Bakit? Yan, sabi ni Genrev, ay, syempre naman, yes na yes. Of course. Yes, grabe si Genrev, oh. Yan, shoutout yung taga-UCCN. Ito, naka-caps lock pa lahat. Si Aaron Salvador, naka-move on na. Exclamation point, exclamation point, exclamation point. Ayan, ramdam lang ako. Sabi ni Mary Grace Moral, sa ending ng Love Alarm, hindi pa po. Hindi pa daw siya nakaka-move on sa ending. Oo nga, nakakainis sobra. Yun, no? Sabi naman ni Sophia, yan, medyo, di mo sure, chore. Oo naman daw. Chore. Chore. Naman na daw. Sabi ni Johnson, yes po, medyo masakit, pero worth it magpuyat para sa finals. Yun. Come on, Janre, pinagsama na. Naka-move on sa finals. Yes, naka-move on sa finals. Naka-move on sa school year. Yan, mga taga-UCCN siya, naka-move on na. Sabi naman ni John Dio, yes, move on na sa birthday last day. Yan, John Dio, happy, happy birthday. Yan, greetings from us. Yan, happy birthday, John Dio. Yun, so shoutout namin kayo, no? Sabi ni April, hindi pa po, may utang pa. So guys, bayaran niyo rin yung utang niyo.
So, yun, proceed tayo sa next question natin, Kuya Se. Ito na. Ano ang favorite movie, Pinoy movie nyo? Iyon. Ayan, favorite Pinoy movie, yan, comment nyo na sa baba. Sa akin na ang favorite Pinoy movie ko siguro yung, alam ko na, Seven Sundays. Nalala ko na. Seven Sundays. Drama yun, no? Drama. Oo, drama. So, yun, mga Pinoy movies tayo ngayon. Ako, favorite ko, Kita Kita, kasi ang ganda ng Japan dun eh. Gusto ko talagang pumunta sa Japan eh. So, Japan, yun, Japan sabi ni Kuya Ian, hello, love, goodbye. Hello, love, goodbye. Tsaka maganda rin pala yung ano, sorry, ma, sorry. Ay, hindi ko alam yun eh. Four sisters in a wedding. Ah, okay. Oo, tama. Kasi iyon. Sabi naman ni Edison Manuel, my ex and wife. Yan, kila Enrique Hill. Yan, my ex and wife in Liza Soberan. Sabi ni Sophia ulit, the day after Valentine's, Kita Kita and many more. So yun, support mukhang, local PH talaga sa mga mukhang fan si Sophia. Mm-hmm. Sabi naman ni Villa Viray, Justin Kim, sa The House of Us. Yan, mga fan ni mga Catherine Bernardo at Daniel Padilla, yan, The House of Us. In a wedding, meet me in Senggal. Meron pa akong isang favorite ko, Yase. Si ano? Ano yun? Si Enteng Cabezote. Kaso hindi ko, sino nga ba yung kalaban niya doon? Kalaban na movie na Enteng Cabezote, Panday. Panday yung Panday. Alam mo yun, kuya? Kilala mo si Panday? Panday, oo. Bakit? Oo. Hindi, tanungin mo kung bakit. Dali. Ay nga, bakit? Sige, bakit? Oh, bakit? Ay, hindi. Yung ano, di ba yun yung hinahanda sa Christmas, sa Pasko, yung kulay green, tapos nakalagay sa container. Buko Panday. Sige, pagbigyan natin. Pagbigyan natin kayo, guys. Huwag sana kayo sa, umalis. Comment ni Ate Eve, sabi ni Ate Eve, Panday ni FPJ. Sakto, Panday. Kinakain pala yun. Akala ko ano, Maraya, yung Panday, yung maliit lang. Ano yun? Alam mo, yung maliit lang. Wala na kuya, alis na sila. Sige, ano na, next move on sa next question natin. Baka maiwan tayong dalawa lang manood dito. Sige, tayo lang natutuwa. Ayan ang ating next question. One word to describe your grades this sem. Ayan, kakatapos lang ng sem ng iba sa atin dito. So, i-describe mo naman yan in one word. Kamusta ba ang grades mo? Ikaw, Maraya, kamusta ang grades? How can you describe it? Yung grades ko this sem, ano, surviving talaga. Ang dami naming case analysis eh. So, iyon siya. Iyon. So, comment lang kayo kung ano yung kamusta. Ayan, sabi ni Edison Manuel, grades niya daw this sem, victory. Yes, wow, victory. Ayan, comment nyo lang sa baba ang one word nyo. Ayan, sabi naman ni Charmaine Timpug, ay hashtag bless. So, mukhang blessed na blessed si Charmaine sa kanyang grades na na-receive. And so comment lang kayo, no? Later, mababasa din namin yun pagkatapos. Yun, mag-interact kami with you. Pero, meron pa tayong pakulo at ito na yung pinaka-iniintay ng lahat is yung pa-games natin this afternoon. Ano nga ba yung mechanics ko? Ano, Kim Soyun, start na natin yung mechanics, no? Using yung facial expressions namin. So, masa-challenge talaga yung acting skills namin, no? May i-describe kaming occasion or event at yung kailangan nyo lang gawin, huhulaan nyo yung event na tinidescribe namin. At yung title ng game natin for this afternoon is Read My Expression. Mm-hmm. Ano yung prize nila ko, ano, Kim Soyun, kapag nanalo sila? Siyempre, pag nahulaan nyo yung ini-express namin, no, na word, ay mananalo kayo ng 50 pesos loan. Ayan, 50 pesos loan ang mapapanalunan nyo. At tatlong winners ang mapipili na mananalo kung nakuha nyo ang unang tamang sagot. Kaya, kung kailangan nyo lang gawin, hulaan nyo lang yung words na express namin at yung word na yun, ang unang tamang makakuha ng tamang sagot, makakakuha ng 50 pesos loan. So, simulan natin to. Mag-sample game muna tayo, Maraya. So, read my expression. Sige, ako na lang muna. Ako na lang mag-ano. Sige, simulan muna ko. Ano yung words na pinapahulaan ko? So, paunahan makakuha ng tamang sagot. Sample lang. Lights, camera, action.
Ayan, may puso. So, reminder lang guys, this is an occasion, a holiday. Paunahan na lang kung ano yung sino makakasagot. Ano yan? May inaakbayan siya. Ano kaya yun? Ano kayang occasion yun? May ka-holding hand. Sabi ni Mary Grace Saranghe, pwede. Wait lang, meron nang nakakuha ng sagot. Ayun na. Wait lang, may nakakuha na ng sagot. Si Jen Rev Garcia the second. Sabi niya Valentine's Day. Yun. Congratulations sa'yo, Jen Rev. Pero, trial pa lang yan. Yan, let's proceed na sa ating first word talaga. So, ang pang-games pala natin ay may tatlong part, no? May easy round, medium round, at hard round. Yan, so, okay na lang kung sino unang makakuha ng tamang sagot. So, simulan na natin ang ating easy round na i-act ni Mariah. So, lights, camera, action. Okay, ito na. Ano ba yung bilog? Si Mariah. Mapalakpak. Yan, masaya. May triangle sa ulo. Anong event yan? Anong occasion yan? Yan, may bilog o may bilog. Inihipan yung bilog. Ayan. Saktong-sakto. Sabi ni John Dio, birthday daw. Dahil birthday mo, tama ba ang sagot ni John Dio? Tama yung sagot niya, kuya. Ay, Kim Soyun. So, iyon. Tama yung sagot. Congrats kay John Dio for winning 50 pesos load. Ang daming nagko-comment, no? Pero pabilisan lang talaga ng pag-time. Yes. Happy birthday ulit, John Dio. Birthday niya, eh. So, sakto. Siya nakakuha ng tamang sagot. So, ayan. Punta tayo sa medium round natin. Ayan. For our medium round, read my expression, lights, camera, action. Action? Okay. Ano yun? Tinuturo niya yung sarili niya. Ako nang taga-commentary, guys, no? May bigote daw siya. May bigote siya. Sumasayaw siya. Ay, malaki yung balikat niya. Mr. Suave, sabi ni Ate AJ. May, ano, baby? Parang baby? Christmas? Hindi, Kuya Hill. Sad? Hindi rin. Holiday to ng tao. Ayan, clue. Holiday to ng tao. Ayan siya. Tinuturo niya yung sarili niya. May palakpak. Ayun, nakakuha na ng correct answer si Lovely, si LJ. Hello, LJ. Shout out sa'yo. Father's Day ang tamang answer. Yun. Congratulations, yes. LJ. Nakakuha ka ng 50 pesos load. Yun. Yan, Happy Father's Day sa lahat ng tatay niyo. Happy Father's Day. Yan, nakarang stand. No, Happy Father's Day sa lahat ng tatay nyo. Kung sino man, kung meron ako dito na tatay, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ayan, let's proceed sa ating hard round and last round. Yan, ang ating game. So, may two winners na tayo ng 50 pesos load. Sino kaya mahuling makakuha ng 50 pesos load? So, for our last round, read her expression, lights, camera, action. Na-challenge talaga yung pag-acting namin mga host. Oo, eh. Artistahin tayo dito eh. May hawak na martilyo ba yan? Tumatakbo? Nagja-jogging? Naglalakad? Oh, may nilipat? May nilipat? Paano kaya yung nilipat niya? May hawak? Oh, nag-picture, may hawak. May nilipat? Oh, masaya. Masaya, may nilipat. Ano kaya yung nilipat niya? Ayun, may pagkamay. Ano event niya? Independence Day. Independence Day, sabi ni Janay Binde. Ayan, akala niya siguro flag yung hawak niya. Wait lang. Ayan, sabi ni Cyril Absalon, graduation day daw. Tama ba ang graduation day? Yun, congrats kay ate. Ano yun, Cyril? Sa nawala yung name niya, congrats sa inyo. Dahil nakuha niyo yung last chance to win 50 pesos low. So, congratulations sa ating mga participants and thank you sa pagsali. Later, iko-contact kayo ng one of our leaders para sabihin paano nyo makukuha yung prizes nyo. Yes, yeah. Congratulations and thank you sa pag-participate sa ating Read My Expression. So now, ngayon naman, i-ready nyo na ang inyong sarili, i-ready nyo na ang inyong puso at isip, i-ready nyo na rin ang inyong environment. Yes. Kasi syempre, isa rin sa pinakihintay natin ang pag-worship, ang i-worship natin si Lord. Kaya naman, let's focus, let's give our heart, our mind, our attention as we worship God. So music team, come on!
pasok. Good afternoon, everyone. Come on, let's worship God. Let's focus on Him right now. Because He will never leave us. Let's get up. Oh,
Great. What's up, mga kanoys? Thank you so much for joining us here in our Novaliches Online Youth Service. It's good to see you here na kahit hindi man physical tayo nagkikita, but through your comments, seeing your names there in our comment section, at talagang nakikilike at nakikiisa kayo dito sa ating ginagawa online, nakaka-bless yun. And more than that, I hope and I pray na ma-bless din kayo as we hear God's word, as we celebrate together the goodness and love of God. We are on the second stretch of our series entitled Kaagapay. Sinimulan ni Kuya Cesar ang unang week natin that talks about the Holy Spirit. We have one God in three different persons. That's the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, maraming beses, kilala natin ang Father, kilala natin si Jesus Christ. But sometimes, hindi naman sana neneglect, pero parang hindi natin masyado napag-uusapan ng Holy Spirit. But now, this is such a great time to talk about who the Holy Spirit is and what He can do in our lives. So, last week we talked that we've learned that the presence of God, yung assurance ng presence ni God ay certain because the Holy Spirit is with us. The Holy Spirit is God who dwells in us every time and everywhere. So kahit it's 2021, you know, at may pandemic ngayon, yes, it's tough. We are in a different season right now, but yet we have the same God who has the power and strength to help us through in this journey, in this walk of life. So ngayon naman, we're gonna talk about another aspect of what the Holy Spirit can do in our lives, which is our greatest help. No? So our greatest help, the one who teaches us, the one who gives us knowledge, wisdom, and understanding about life. And yun yung pag-uusapan natin ngayong hapong ito. But before that, meron akong tanong sa inyo. Pwede mo bang i-mention dito? Or sino ang iyong guro or professor na talaga nag-make ng impact sa life mo nang ikaw ay nag-aaral pa? Ay, para sa akin pala yun, tapos na. ikaw, as a student, sino ang nag-make ng impact sa iyo na guro at professor? So, i-mention mo naman dyan sa ating comment section. Baka naman malagay ka dyan sa ating screen. But more than that, we will be excited to hear and see those mentions ng mga talagang natatanging guro na nag-make ng impact sa'yo. Sa akin, may tatlo, no, sa three stages ng aking pag-aaral. Sa elementary, si Ma'am Angeles, a grade 3 teacher ko siya. She's really a disciplinarian na teacher, talagang let me use that term, terror, but at the same time makikita mo yung heart niya eh. Bakit siya masyadong madisiplina sa kanyang mga student? It's because she wants excellence. Naalala ko yan, tatakbo na kami sa room niyan pag naglalakad na siya, tapos behave na talaga kami. Tapos pag walang assignment, pipingutin niya. Uso pa yun noon, no, yung mga pingot, kurot sa kung saan singit-singit ng katawan. Disciplinarian, but I appreciate her. Naaalala ko pa nga ngayon kasi nga I've learned something to really make a commitment on my studies during those days. And nung high school naman, si Ma'am Canceran, Ma'am Marisa, hello Ma'am Gante pa noon, Ma'am Canceran ngayon. So she's really a teacher who is passionate, caring sa mga students, at saka andun yung respect, yung honor namin sa kanya, at the same time kaibigan namin siya. And she's a follower of Jesus as well, na nakakasama din sa church. So yun. And nung college naman, si Sir Cabaluna, he's my professor in medical surgical nursing. Matalino, hindi boring magturo, excellent and very relational. And also he loves the young people. He's a follower of Jesus, and even up to now, hindi ko na siya professor, but we are connected, and he supports what I'm currently doing in the campus ministry. So, grabe lang, no? These people made an impact. So, yung mga kinocomment nyo, no? Hindi lang sila nagturo sa atin, hindi lang nila tayo dinownloadan ng information or ng mga works or modules, but those people or teachers or professors you mentioned are people who really made an impact because
there is something na na-trigger, na na-touch ka, no? At ngayon talagang tumatatak sa isip mo. So, in our life, there is this someone who didn't just taught us academics, but also made a mark because they made a difference among others. Kailangan natin yun. Kailangan natin na magtuturo. Even mga magulang natin are great teachers as well. We need those people who are ahead of us to lead us, to help us. Kasi we are doubtful of what we do not know. Pag di tayo natuto, magiging doubtful tayo sa future natin. We are fearful of things that are certain. Wala tayong kaagapay sa buhay. We will be fearful. We will be fearful of what's gonna happen next. And also, we cannot move if we don't learn how to live right. So, kahit sabihin mong kaya mo mamuhay mag-isa, hindi pa rin eh. Kailangan natin ng kaagapay. That is why we need a teacher who will help us grow and mature. So, the Bible shows a teacher who will not just download information and knowledge to us. At hindi lang pang yung years na nag-aaral tayo, but forever. No? Apart from that, he is really the best guide, the best advocate in all areas. And knowing him more will give us the fullness of life. So what does the Holy Spirit does in our lives that will address any reservations we will encounter in this life? So we are talking about the Holy Spirit, and he is the one I'm mentioning here. At sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples in John 14:25 to 29, "These things I have spoken to you while I am still with you, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Not as the world gives," or in verse 27, "Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I am going away and I will come to you. If you loved me, you would have rejoiced because I am going to the Father, for the Father is greater than I. And now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe." Let us pray. Lord, Holy Spirit, we pray that you will reflect your word in us. We pray that you will reveal yourself to us, being our helper, Lord, being the one who guides us. We pray that you will guide us. We pray that you will make an impact in our hearts and we will know you more. We lift up to you this time in studying your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, there, konting background, no? This is Jesus speaking sa kanyang mga disciples days after his resurrection and days before his ascension. He is giving his mga last statements in bilin, no, sa mga disciples, kasi nga he's about to go. So he has told them he's going away and that where he is going, they cannot follow. Hindi kayo makakasunod, pero soon, makakasunod kayo. And he shared about this. So, parang kung tayo nasa sitwasyon ng mga disciples, who is this helper? It's parang, hindi ko pa napaprocess lahat na nangyari. Jesus, nakasama ka namin, tapos pinako ka sa cross, tapos 3 days after, nabuhay ka din. Ito, magkakasama tayo ngayon, then naalis ka na. So, paano na kami ngayon? Imagine, no? Parang, if your leader will be gone and telling you, may papalit, pero mag-wait kayo. Tapos hindi mo alam, saan man gagaling, no? Sa ibang bansa, dito lang ba yan? Sa Nova Leaches, ewan ko. Diba, saan tayo pupulutin? If that's the case. So, Jesus is telling, he will be gone, but in his place, he will pray the Father to send him, them, or the disciples, another helper, and the Spirit of Truth that would be with them forever. So Jesus is now identifying and preparing the Holy Spirit in the hearts of the disciples during that time. He is, or the Holy Spirit is the one who will be coming alongside of them to help them.
So, ang Holy Spirit ang magtuturo sa kanila to remember God's presence and promise sa buhay nila. Kasi they will not be able to do, they will not be able to do the mission without the presence of God in our lives. And same thing with you and me. Kaya natin pinag-uusapan to kasi never natin nakakayaning mabuhay or mag-stand sa life na ito ng mag-isa kung wala tayong kaagapay na banal na Espiritu sa buhay natin. So, ang gusto natin i-emphasize dito is the Holy Spirit being the helper. And when we talk about helper, it is not the helper na nakagawian nating tawaging helper. Or tayo yung nag-uutos, tayo nagko-command, tayo yung higher and subordinate na helper. No. When we talk about the Holy Spirit as the helper, He is the paraclete in Greek word, meaning an advocate, an intercessor, a comforter. So let me use that word, yung advocate, no? Marami tayong ina-advocate ngayon eh. Pero ano ba ibig sabihin ng advocate? A person who publicly supports or recommends a particular cause or policy. Sino dito advocate ka? Na kahit hindi mo sabihin advocate ka, pero ito yung nilalaban mo. For example, you are an advocate of health and wellness. Tag mo nga dyan sa comment section yung friend mo na talagang advocate ng health and wellness. Talagang nakikita mo yung fitness goals niya, nakikita mo yung diet goals niya. Advocate kasi siya. Meron akong kilala, advocate ng pag-inom ng tubig, di ba? So talagang sinusuport niya yan. Also, an advocate ng, for example, human rights, may iba. Advocate ng BTS, di ba? Na-try niya na ba yung BTS meal? Ang sarap, di ba? Tapos, pinapa-frame niyo pa yung lalagyanan, yung mga paper bag. Kasi nga, advocate army ka. So, ang saya mo nung lumabas to. So, advocate is something like that. But on a deeper sense, the Holy Spirit is an advocate, a legal advocate used in this term, who makes the right judgment call. Take note of that. The one who makes the right judgment call because He is the right one to call it out in a given situation. So may mga pagkakataon sa buhay natin. We can't decide, we can't think, we can't move forward. Pero ang Holy Spirit, being our advocate, siya yung nagsastand sa atin. I will be the one who will decide for you because I know what is best for you. How many of you would agree na napaka-comforting nun? Tama ba? Pag may mga times na gulong-gulo ka sa life mo, na pupuno ka na anxieties at worries sa life, there is someone na parang magtatap sa'yo, okay, I'm gonna go and make a decision because I know what's best for you. Ang sweet na, no? And that's the Holy Spirit. Yun ang ginagawa niya sa buhay natin. Dinestin siya to take the place of Christ with the apostles so that they will be able to gain deeper knowledge of the truth and to give them strength needed to enable them to undergo the trials and persecution as they do the mission. And same thing with you and me. May mission ka. Hindi tayo nag-aaral lang. Hindi tayo nabubuhay lang, gumigising, umiinom ng kape, nag-ML. Then after that, wala na. May mission ang bawat bagay na ginagawa natin. And for us to know the bits and pieces of that mission, we need the Holy Spirit to make the right judgment call, to lead us, to help us discover that. So, the Holy Spirit will help us to fulfill God's plan in our life. So, paano? Paano ba tayo tinutulungan ng Holy Spirit? Number one, the Holy Spirit teaches us the truth and nothing but the truth. Kaya nga may line doon, will teach you. Pag sinabing teach, to instruct, to impart knowledge. So, Jesus instructed them to wait. Yun pa lang una instruction niya, to wait. Tayo, di ba? Minsan, hirap na hirap tayong mag-wait. Kaya nga maraming na broken hearted, maraming mga nasisirang pangarap o kaya nawawalan tayo ng pasensya dahil ayaw natin ang waiting. But Jesus said, wait because there is a promise that will
the pouring out of God's Spirit to be upon us. And that's the initial work of the Holy Spirit. No, He will pour out His Spirit so that He will be able to teach us all things. Things that we need to understand in our lives. Things that we need to understand in God's mission in our lives. Even yung mga bagay na hindi tayo prepared na malaman, marinig, or maintindihan, ang Holy Spirit ang nagbibigay ng knowledge and wisdom sa atin. You know what? Parang nowadays, young people or people in general are becoming more knowledgeable. Actually, mas mga bata nga, parang mas matatalino sa matatanda. Why? Kasi may one thing na nag-make nun, technology, internet, Google. Because of the technology, we became more knowledgeable about information. This is good, no? Okay naman yun. Pero meron ding not so good part ang technology. Kasi younger people are becoming more wise on their own ways. We become more wise in our own ways to the point that we rationalize things for us to prove that sometimes we are right or this is what I feel. Yung mga ganun na nagigets nyo. Being wise on our own is dangerous. It is easy to acquire knowledge, but we can only get wisdom and true understanding of life to the one who gave it, and that is God. And the Holy Spirit teaches us wisdom from the truth written in the Bible. So ano yung tinuturo ng Holy Spirit sa atin? All the Word knows. All the Word knows. The Holy Spirit reveals to us the plans of God in our lives. Ano bang plano ni Lord sa'yo? Alam mo ba ang plano ni Lord sa'yo? So this is more than just reading and research, no? The life of God's Word are being brought to us as the Holy Spirit reveals it to us. Maraming tao, yes, okay, I know the Bible, I study it from Genesis to Maps, kabisado ko na yan, or maalam ako dyan. Pero walang discernment, walang wisdom, walang change of heart. Hindi yun yung heart ng Lord, bakit may Bible. The heart of God is that as He reveals Himself to us through His Word, we will allow Him to change us, to be more Christ-like, to live like Him. We may learn very much from the Word of God, morally and mentally, but spiritual things are only to be spiritually discerned. Or pag sinabing discerned, malaman mo ang application nun sa buhay mo at ma-search mo yung heart mo kung ano yung tama at mali. Ang Holy Spirit lamang ang nakakapagbigay nun. The Holy Spirit reveals to you God's love. Kaya kung nafe-feel mo ngayong panahon na to or nafe-feel mo sa life mo ngayon, you are not loved, the Holy Spirit will remind you of the greatest love of all. The Holy Spirit will show you His plan and purpose in your life. Bakit ba ako Oliva? Bakit ba ako taga Novaliches? Bakit ba ako nag-aaral sa school na to? Bakit ba ganito ang buhay ko? Ganito ang estado ng buhay ko? Bakit ito yung mga struggles ko? Lahat yan interconnected to the plans of God. Even your past, even your mistakes, even your talents and skills and abilities, it is interconnected to the plan and will of God. And as we continually anchor our lives to the Holy Spirit, unti-unti niya yang unti-unti niya tayong minumold para mahulma tayo in the way that He wanted us to go or live. Also, He gives us the identity. Nowadays, ang identity natin, maaari, nasa pleasure ng man. Kapag mas maganda yung performance mo sa school, pag maybe with honors ka, or napi-please mo yung nanay at tatay mo, wala namang mali dun. Pero pag yung, alam mo yun, you breathe for the pleasure of men, dun nagkakaroon ng trouble. When we are living for the gain of the likes and shares, and following, or for the sake na ma-prove mo yung sarili mo that I belong, doon tayo nagkakaroon ng problema.
But true identity comes from God. True identity will allow us to be secured, to be the man or woman that God wanted you to be. Nasaan ka man ngayon, basta alam mo na ang identity mo ay nasa ating Panginoon, hindi ka matitinag sa mga pressures ng mundong ito. Yes, you will be challenged, it will be shaken, pero ang identity natin na ang Panginoon ang nagbigay, hindi yan mashishaken. Kaya, we will be stronger and we will be more confident and courageous to face life. And the Holy Spirit is the only one who can reveal that identity to us. So kahit Kristiyano ka na, it will be tested, di ba? Mga pressures, mga temptations, mga compromises. But if we fix our gaze to our Father in heaven, knowing that we are His children, the Holy Spirit will teach us, this is who you are and this is how you live your life. And that's an open door as well na ma-share ng Holy Spirit yung values that matters. Alam nyo, ang value ng mundo ay napakaiba sa value ng Panginoon. Value ng mundo, pag sa panlabas lang, di ba? Okay ka, pag may tsura ka, may pera ka, marami ang kaibigan, sikat ka, powerful ka, yan ang value. Pero ang value ng Panginoon, kabaliktaran. Ang value ng Panginoon, it makes no sense in the world, but it makes sense in eternity. And it is really the one that makes sense in this life. So don't be fooled. Don't be swayed with the values of the world. Focus on the values that God wants us to learn and to live. The Holy Spirit will give us that kind of value that matters. So, ang Holy Spirit, tinuturuan tayo sa mga bagay na dapat malaman natin. And also, all the Word does. Ano ba yung nagagawa ng Word sa buhay natin? Basically, and primarily, to live a life of victory. To be Christ-like. That's the goal of Christianity. The goal of Christianity is not to be, ang goal ng Christianity hindi para maging Bible scholar ka or ma-perfect mo lang yung pag-attend ng noise natin or maging mabait. That's not the goal of Christianity. The goal of Christianity is Christ-likeness, being like Christ in the way we live, the way we respond to things, the way we talk, the way we see things, the way we feel. Christ-like, living a life of victory anchored in the power of the gospel in our lives. And also to demonstrate that. Siyempre, God would tell us, meditate the word day and night, pero kung hanggang dito lang yan, walang action dun sa faith natin, it's dead. Sabi nga sa James, di ba, faith without deed is dead. So, hindi tayo yung initial na gumagawa ng work. Pero when the Holy Spirit taps our heart, when the Holy Spirit makes an impact in our lives, doon nagkakaroon ng fruit sa buhay natin that results to good works. Doon nagkakaroon ng fruit ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Kaya nagiging fruitful ang life natin kasi nag-o-obey tayo, nagiging faithful tayo sa word ni Lord dahil sa gabay ng Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Kuya Cesar last week, di ba? The Holy Spirit empowers us. Ini-empower niya tayo to be an effective witness. To the point na ang witness, di ba, dapat nakita mo first hand. Kita mo, narinig mo, talaga na-experience mo on the spot yung nangyari. Tayo, paano yun? Hindi naman tayo nabuhay ng panahon ni Jesus ng first church, di ba? Pero we are actually able to live that kind of conviction, that kind of passion, that kind of witnessing to the advancement of His kingdom because the Holy Spirit is with us.
the Holy Spirit is God dwelling in us. Take note nyo yun, dwelling in us, nananahan sa atin, nakatira sa atin. Hindi lang nakatambay, talagang kasama natin 24/7. Tulog ka, gising ka, may problema ka, masaya ka, may depression ka, may anxiety ka, may celebration ka, the Holy Spirit is with us. He dwells in us. That's why it's important for us to acknowledge Him. We are the temple of the Holy Spirit. Tayo ang tahanan ng Banal na Espiritu. That's why acknowledging Him allows Him to just work freely in our lives. Kasi may mga pagkakataon na i-hinder natin ang Holy Spirit. Eh. Paano? If we don't believe. Diba? Ang kalaban ng pananampalataya ay doubt and unbelief. So if you don't believe in His power, if we don't acknowledge His works and His ability to change lives, then nagkakaroon tayo ng problema doon. But if we move in faith and make room for His Spirit to move in our lives, that's the time He makes such impact in us. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba na matinding pagbabago sa buhay mo? I hope and I pray that as you hear this, you will really recall or examine your heart and your life and ask the Holy Spirit, I acknowledge you in all of these areas and I want you to move in my life right now. The Holy Spirit teaches us what to do. So God's people are taught to walk and act like Christ. He teaches us to say no to sin. Diba? Kasama yan. Mapakristyano ka or first time mong naririnig, kasalanan ang pinakamatindi nating kaaway. Hindi ang coronavirus, hindi ang grades mong lumalagapak, hindi yung mga struggles mo ngayon. Pero lahat na na-experience nating masalimuot ngayon ay dulot ng kasalanan. So as the Holy Spirit teaches us, it allows us to gain that kind of that built spiritual built to say no to sin. Na kapag nandyan na ang kasalanan, kapag hinihit ka na naman ng mga past experiences mo, kapag may mga lies ang devil sa'yo, you can say no to sin. Why? Because you have the power of God planted in your life. And it is the Holy Spirit who is triggering that to you. Teach. The Holy Spirit instructs us. The Holy Spirit teaches us all things that we need to know and we need to do. Second thing, the Holy Spirit helps us to remember. Sino dito, aminado ka, makakalimutin ka? Meron ba dyan, makakalimutin? Kaway-kaway? Oftentimes, we are forgetful of the word when troubles come across our way. And oftentimes, we are also frustrated when things are not happening the way we wanted it to be. Diba? Bakit ganun ang hirap ma-overcome ng temptation na to? Bakit ganun ang challenging mag-share ng faith ngayon? Nasi-scene zone ka lang. Bakit ganun yung pinagpipray kong blessing, yung pinagpipray kong breakthrough, hindi pa rin dumadating? Bakit ganun, di ba? The Holy Spirit as our helper and comforter brings us to remember God's word. It's okay to ask those questions. Actually, part ng prayer yun, di ba? Asking God, sharing what's in your heart, being honest to Him. Yun naman ang gusto ng Lord sa atin. Hindi tayo dapat disusi or parang robot. We have to pour it out to God. But you know, as we pour out our lives to Him, as we pour out what we are experiencing, as we talk to Him, nire-remind tayo ng Holy Spirit kung ano ang nakasulat sa salita ng Panginoon. Pag sinabing remind, remember, it means to cause attention. Na alam ni Lord yung mga pinagdadaanan mo. Alam ni Lord yung mga iniiyak mo. Alam ni Lord yung mga hinaing natin sa life. And totoo yun, na it's okay to not be okay kay God. We will be in that kind of season. If you are mourning because of so many things happening or even death in the family
or maraming bagay na hindi lang physical na namatay, pero deadness of passion, deadness of hope, or napaka-dry ng season mo, the Lord is with you still, at hindi ka niya iniwan. Hindi ka niya ipipapaubaya sa mga bagay na yon. And it's okay that you are experiencing that right now. Hindi naman ini-invalidate yan ni Lord. But as we pray, as we seek God, as we ask the Holy Spirit, Lord, anong gusto mong matutunan ko sa season na to? Lord, anong gusto mong mangyari? Ano yung gagawin mo sa buhay ko? That's the time the Holy Spirit will remind us of all things written in His Word. Yung mga bagay na hindi nag-make sense sa atin noon sa salita niya. Kaya nga mahalaga, naiipon to sa ating puso at isipan. Kasi anong huhugutin ng Holy Spirit dyan sa puso at isip mo kung wala tayong word ni Lord, di ba? Kailangan meron tayo, ma-memorize mo yan o hindi, okay lang. Basta mag-meditate tayo ng word ni God. Kasi darating ang panahon, it will be the one that the Holy Spirit will trigger. Remember this, you feel like you're poor, pero sabi ni Lord, di ba, I'm going to give you the blessing. Actually, blessed ka na. Yes, materially, you are challenged right now, but I want you to experience all my spiritual blessings. I want you to experience that you can still persevere and endure despite of the financial challenges that you are experiencing. Feeling mo you are a defeat, di ba? Dadating yung point na sasabihin sa inyo ng Holy Spirit, defeat? Is that who you are? No. I have called you to be an overcomer. You are victorious. You are a champion. You are a warrior. You are a man after God's own heart. Re-remind ka niya. Anong sinasabi mo, di ba? Parang marirelate natin sa isang, there is always this friend, one friend or several friend, na kapag nakikita nilang hindi ikaw yan, alam na yung kulang na lang ay pukpukin ka nila. Ano ang pinag-iisip mo? You know, ganun ang advocate. Ibabalik niya tayo sa kung sino tayo. Pag naliligaw ka ng landas, pag nakikita mong everything is falling around, He will bring you back. I want you to remember the love of God. I want you to remember that I am here for you. I want you to remember that I am strengthening you right now. In your anxieties, in your weakness, I am your strength. Kaya kung napanghihinaan ka ng loob sa buhay mo ngayon, may the Holy Spirit speak to you and let His Word breathe afresh in you. Nang ma-refresh ka, nang ma-remind ka, eto nga pala, no? May plano nga pala si Lord sa buhay ko. At hindi niya ako susukuan. Kahit ako sumuko na, hindi niya ako susukuan. The Holy Spirit will remind you, will cause attention to us to go back to His Word. Kaya sinabi ni Jesus, all things, no, lahat ng bagay, ire-remind niya tayo at tuturuan niya tayo. At dito sa original text na ito, pag sinabi mong all things sa binasa natin, is equals to all truth. Eh, ano ba yung truth? Yung word. So He will bring us, He will remind us of all His truth. Papakita niya sa atin ang lahat ng katotohanan sa Kanyang salita. So kapag nakalimutan mong anak ka nga pala ng Diyos, pag feeling mo na wala na ng direksyon ng buhay mo, pagpakiramdam mo walang nagmamahal sa'yo, pagtingin mo sa sarili mo, mahina ka at pagod na sa buhay, all truth, the Lord will bring you to His truth and destroy those lies. And makita natin along the way that as we surrender, continually surrender our lives to God, pinapurify tayo ni Lord. Napakahalaga yun, no? The Holy Spirit purifies us.
There is no real knowledge of Christ and His truth without purity of heart. Actually, we cannot experience God without a pure heart. Pero paano yun? Hindi naman tayo pure ever since. This makes sense. The gospel makes sense. Now, dahil ang gospel lang ang kayang makapag-purify sa heart natin. Ang gospel lang ang makakapagbigay sa atin ng holiness and righteousness. Kaya kung tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, 100%, you are holy, you are pure, you are righteous, you are a child of God. And if not, yet, this is the time to make a decision. The Lord will purify our hearts so that we can experience Him. So, that's why the Holy Spirit reminds us of the finished work of Christ. Going back to what Christ has done thousands of years ago, He died on the cross to save us from our sins, and He resurrected and He ascended to prove that He is the Son of God, and whoever believes in Him will not perish but have an eternal life. And now, this is our life now. This is the promise that whoever who lives in Him, di ba? Of course, meron na tayong sure place sa heaven. Wala nang minus-minus sa langit. Pero bibigyan niya tayo ng ability to live the gospel in our lives. And the Holy Spirit will guide us as long as we live here in this temporary world. The Holy Spirit will be with you and me even to our last breath and up to eternity. So this is the peace of God. Sinabi ni Jesus, "My peace I give to you." Jesus. "Peace I live with you, my peace I give to you." So peace is put for all good. And Christ has left us all that is real and truly good. All the promise, good, peace of mind, even in justification natin from God. Jesus Christ is our peace. And every time we think about the Holy Spirit, every time we acknowledge the Holy Spirit, it brings us back to the peace of God, which transcends all understanding. At nagsisimula yun, it takes place when we surrender to God and are no longer disobedient to Him and humbling ourselves, allowing Him to lead us. So this is what the Holy Spirit does in our lives. He teaches us how to live like Christ and reminds us of who we are so we could live to reflect God in this generation. So posibleng mabuhay like Christ sa generation natin ngayon through the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit is God Himself who dwells in us, teaches us, and reminds us of His power and work in our lives. So as I end, let me end with this thought. Our greatest help is found in the Holy Spirit. Nothing more, nothing less. He is our greatest help. No need to look for temporary helps in this world. Why? Because the Holy Spirit is available for you and me now. Palakpakan naman natin si Lord. Pwede bang mag-emoji tayo ng clap or heart or like? Let's just thank God for the Holy Spirit is with us. Let us pray. Lord, we thank you, God, for this opportunity, Holy Spirit, to know you personally, to see your works, your power, how you deal with the lives of people like us, mga bagay na binabago mo sa buhay namin, paano mo kami tinuturuan, tinutulungan, at nire-remind sa mga bagay na nakakalimot kami. Lord, by nature, we are forgetful in flesh. Nakakalimot kami sa mga bagay na hindi namin parating naririnig or naipaglalaban. But Lord, knowing that you are our advocate, we acknowledge you, Holy Spirit. Can you just acknowledge the Holy Spirit? Lord, I acknowledge you, Holy Spirit, to take charge over my life. Over all my decisions, my directions, my feelings, my actions and reactions, Lord, have your way in me. Gabayan mo ako, Panginoon, at ina-acknowledge kita
knowing that you dwell in me. And for the rest of the people, this is the first time that they hear about what the Holy Spirit can do in our lives. I pray that they will have that first encounter with you. At this very moment, you will just touch their hearts, Lord. Breathe in their lives. Bring life to the points of their lives wherein they feel dead. I pray that you will charge them. I pray that you will empower them, God. I pray that you will lift them up from their isolation, from their depressions and anxieties. I pray that you will heal them from all their brokenness and that they will encounter you, Lord. They will be connected to you. We love you. We honor you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much, everyone, for listening. Stay blessed, everyone. Host, pasok po. Thank you, Pastor Aldrin, for that wonderful message. Grabe, sobrang nakaka-remind lang at sobrang na-minister din na the Holy Spirit is always there for us. So, ayun mga ka-noise, no? So, for us to process dun, yung naging topic natin, yung shinare ni Pastor Aldrin sa atin, i-share nyo naman at gusto rin namin marinig kung ano yung mga takeaways nyo. So, what is your takeaway from today's preaching? So, ikaw ba, Maraya, ano ba yung na-remind ka or natutunan mo sa preaching ni Pastor Aldrin kanina? Ayun. So, na-refresh lang din talaga ako sa idea na yung Holy Spirit, nandiyan siya palagi to guide us, lalo sa mga decisions natin. Parang naalala ko before, tuwing unsure ako sa gagawin, yung Holy Spirit na mismo yung magsasabi sa akin, uy, ito gagawin mo. And most of the time kasi, parang kung ano yung mas nakakabuti para sa atin, dun niya tayo dadalhin. So, na-remind lang ako today about dun. Ikaw ba, Kuya Seth? Yan, grabe yun, no? So, sa akin naman, na-remind lang din ako that the Holy Spirit is our teacher. He will teach us the truth, no? Kung ano yung sinasabi ng Bible. So, parang just allow the Holy Spirit lang to always remind us, no? To trust the Holy Spirit to always be, to remind us na magbasa ng Bible, mag-pray, kumbaga siya rin yung nag-remind sa atin na kung ano yung tama at yung mali, at yung kasalanan, at yes, ano yung mga dapat nating gawin sa bawat decision natin sa buhay. So, kaya naman mga kanois, no, gusto rin namin marinig yung mga natutunan nyo or mga takeaway nyo sa preaching natin ngayon. Kaya comment nyo na yan sa ating comment section. At habang nagko-comment kayo, may share sa atin si Maraya. Ayan. So, habang nag-type pa yung iba, no, sure ako marami kayong natutunan this preaching. Talking about honoring God, one of the ways we can honor God is through our tithes and offerings, so our finances. So let me read to you from the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi doon, and God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So ang ganda lang isipin na si God, abundantly niya tayo binibigyan ng blessings, ng provision. Kung iisipin nyo, ngayon meron tayong internet, nakakanood tayo dito, meron tayong bahay na naiistayan, meron tayong allowance, and parang ang ganda lang na nagpo-provide siya para sa atin, and minsan sobra-sobra pa, more than enough, yung kung anong meron tayo ngayon, sobra-sobra pa, to the point na pwede natin i-bless yun sa others. So, binibless tayo ni God nitong mga to so that we can bless others as well. Ayun. So let us pray. Heavenly Father, thank you Lord for the lives of our students today. God, thank you na tinuturuan nyo kami na i-honor ka sa finances namin and lagi nyo kami binibless, Lord. Hindi lang para sa sarili namin, sa pamilya namin, pero Lord, pati sa mga ibang tao na matutulungan namin, yung makaka-benefit, Lord, sa blessings mo. At mapapakita namin sa kanila, God, yung love na pinapakita nyo rin sa amin, God. Yun lang po, God. We lift our finances up to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yun, so, dahil ngayon, medyo mas strict pa yung protocols, no? For us to know how we can give our tithes and offerings, let's watch this video. Thank you.
Ayun. Alright, ayan. Again, thank you for being a good steward, no? Sa lahat ng blessings, allowance, or baon na ibinibigay sa atin ni Lord. So, thank you for being a good steward na kung anong lahat ng meron ka. So, ayan, alright. So, kung may mga comments dyan na mga na takeaway nila, ayan, sabi ni Jen Rev Garcia, sabi niya, Holy Spirit is our guide and our best teacher. Whenever we are uncertain, He is there to guide and help us always. Yes, tama yan, Jen Rev. Napaganda na sinabi din, mo. Sabi din ni Rochelle Manzano, si Holy Spirit ay nagtuturo siya at nag-guide sa atin kung ano ang dapat nating gawin. So, yun. I'm very blessed this afternoon. Sure ako blessed din kayo. And don't forget, no, to be connected with us. Yun. Yes, ayun, humabol pa si Ate Tess Javier. Sabi niya, yes, Holy Spirit for teaching us to make a right decision in our life, helping us to know the truth, and it's only the Word of God. Yes, the Holy Spirit will always remind us about the truth, and that is the very Word of God para sa mm-hmm. atin. So, ayun, grabe, no? Sobrang dami nating natutunan about the Holy Spirit, about how He can help us sa bawat decision natin sa buhay. And yes, thank you din, no, sa pag-tune in sa ating dito sa ating noise. No, kaya naman, so it's a call for us to celebrate. Ayan, it's a call for us to celebrate. So let's celebrate the very Word of God. Let's celebrate that we can have the access to the Holy Spirit, and let's celebrate sa lahat na nangyari sa tutunan natin ngayong araw. Kaya naman, let's celebrate with the music team. Come on! What's up mga kanoys? This Friday, we will celebrate ang kabutihan ng nagigihan ng Odo Malaga dahil nandiyan ang mga podcast. With that being said, let us sing with all our hearts. Faith we pray for your will to be done. Oh.
to be done. We know that you have come before us. We have the promise to perform.